At ang sabi niya dito, DJ JM, naranasan niyo na bang ikumpara ka ng iyong present sa kanyang past relationship? Aba, talaga ba? Talaga ba? Kay sarap magmahal kung tiwala sa isa't isa ang puhunan. Kay sarap daw magmahal kung oras at panahon niya sa'yo lang nakalaan. At higit sa lahat, kay sarap magmahal kung wala kang masasaktan at maaapakan. Magandang gabi po, DJ JM from 5166. Kaya 5166, magandang gabi. Ikaw, napapahugot ka rin dyan, no? Yung kabandera natin si 5166. Sabi niya dito, mga kabandera, naranasan niyo na bang ikumpara ka ng iyong present sa kanyang past relationship? Oo, hindi ko pa nararanasan. Ano, joke lang. Diba nga, sabi nga natin, never ever compare yourself to others. Diba? Kasi kapag ikukumpara natin yung sarili natin sa iba, parang dinadown na rin natin yung sarili natin. Parang wala tayong capability na mahalin at the same time ay ibalik sa atin yung pagmamahal na inaalay natin sa isang tao. Diba? Tulad ng sabi niya, naranasan niyo na bang ikumpara ka ng iyong present sa kanyang past relationship? Ang tanong dyan, mga kabandera, bakit? No? Bakit kailangan pa? Bakit ba kailangan ikumpara pa ang mayroon na tayo sa ngayon at hahalukayin kung anong mayroon sa nakaraan mo? Pag ganyan daw, mga kabandera, it means nothing's happened to moving forward and continue what's your now. Hindi tayo makakausad sa ating gustong gawin sa ating buhay sa mga susunod na panahon o taon kung lagi lang tayong looking forward or looking backward. Di ba, mga kabandera? Bakit daw, mga kabandera? Kasi ang sikat na tawag dyan ay tinatawag natin yan minsan na mga panakip butas. Nandun tayo sa mga panakip butas. Sabi lang ng daw natin, ng kabandera natin, rebound. Ginawa lang daw tayong rebound. Ginawa ka lang rebound, o di kaya you always ghost on the second option. Diba, rebound ka lang pala. Tandaan nyo po, no, sa ating texter, tandaan mo to never compare your present relationship to your past, dahil hindi yan pagmamahal. Kung mahal talaga ang isang tao, kung ano at sino siya, ay kaya mong tanggapin. Diba, hindi dahil hindi niya kayang gawin ang lahat ng kayang gawin ng iba. Kundi, kaya niyang gawin ang palagi kang mahalin, palagi kang pasayahin, at palagi kang magiging sentro ng kanyang mundo. That's what we call love, mga kabandera. Kasi pa mga ganyan, naiisip natin palagi ang tinatawag nating rebound. Rebound lang pala. O kadalasang mga second option. Sa Tagalog niyan, mga kabandera, ay pasensya na, panakip butas. Pinaganda lang ang second option. Diba, rebound? Ano pang ibig sabihin natin dyan? Medyo masakit sa kaloobang pakinggan, mga kabandera, pero ito yung tamang term eh. Diba, nagkakaroon ng panakip butas kapag kapag gusto mong makalimot sa past mo. Diba, bubuhay ka ng isang kasinungalingan na naka-move on ka na. Tapos kagamit ka ng ibang tao para mapaniwala ang sarili mong in love ka na ulit. Tanong ko lang, ha, mga kabandera, kapag nag-move on ba, kailangan ng kasama o kailangan ba ng rebounder? Kailangan ba pag nag-move on tayo, kailangan ba may magpapasaya sa'yo para maka-move on ka? Diba, maaaring ginagamit din ito para maging panakip butas sa kalungkutan nitong si babae at nitong si lalaki. Well, anyway, no? And in reality, maraming tao ang nabibiktima niyan. Madalas yung mga taong sobrang mahina yung tiwala sa sarili. Diba, yung mga taong sobrang lungkot. Minsan may mga taong desperado na magmahal. Yung tipong alam nilang kahit tagilid sila, sige pa rin, may magmamahal lang sa kanila. Hindi naman tayo doon sa one-sided love lang, mga kabandera. Kailangan din nating tukuyin kung ano ba talaga yung pangyayari sa hinaharap natin.
Minsan din natin mapapansin na nagiging selfish tayo. Diba, minsan gagamit ka ng ibang tao. Swerte mo pag na-in love ka talaga sa kanya. O paano kung na-realize mo ang hindi mo naman talaga kayang lumimot at gumawa ng bagong love story? Anong gagawin mo? Iiwan mo siya? O pipiliin mong ituloy ang love story na puro na lang kasinungalingan? Para tayong nabubuhay na lang sa puro kasinungalingan pagdating sa pagmamahal. Yan tipo mga kabandera na minamahal ka niya pero iniisip mong ang ex mo ay siya. Diba? Sa love mga kabandera, hindi talaga maiiwasan na magkamali, no? Hindi talaga maiiwasang kakailanganin mo ng reserba. O, dahil ano? Sapagod ka na doon sa taong mahal mo? At pag nagkahiwalay kayo ng taong mahal mo, doon ka tatakbo sa reserba mo para makamove on? Hoy, uso ang gumising, mga kabandera. Uso ang gumising, baka natutulog ka pa, kabandera. Alam niyo kabandera, parang laro lang 'yan eh, parang specifically sa basketball. Doon na tayo tumutok sa basketball, yung sinasabi nating rebound. 'Di ba sa basketball yung rebound? Yung tipong i-shoot mo na yung bola tapos sablay. Anong mangyayari? Sasaluhin niya ng kakampi mo para hindi mahulog at ma-shoot ito sa ring para makuha yung score na ninanais nyo. O yan ang rebounder. And reality mga kabandera, marami-rami na rin ang gumagawa sa ganitong paraan, di ba? Panandali ang kasiyahan lamang mga kabandera. Pero ang totoo, ang tunay nilang mahal ay yung taong nang iwan sa kanila. Diba sa rebound relationship, maaring hindi alam nung isa na rebound siya. Diba? Dahil nung araw na tinanong siya kung mahal ba naman talaga siya, sinabi nung isa na oo. Pero sino nga ba naman ang aamin kung rebound lang niya yung isa, diba? Di hindi naman pumayag si isa. Diba? Minsan mga kabandera natin na nakaka-relate dyan, minsan natawag natin yung natawag nating rebound. Minsan ang rebound ay yung mga taong hindi matimbang yung pagmamahal. Di ba may mga taong naguguluhan? Maaring mahal niya yung taong nang iwan sa kanya. Pero pwede rin naawa lang siya doon sa isa. Pwede rin namang mahal rin niya pero mas mahal niya talaga yung isa. Di ba ang gulo-gulo? Yung akala mo kabandera masaya na kayo tapos bigla na lang siyang magsasabing, sorry, rebound lang kita. Diba? Sabi nga ng kanta ni Jordan Sparks na One Step. Anong sabi ni Jordan Sparks sa kanyang kanta? One step at a time. One step at a time and there's no need to rush. It's like learning to fly or falling in love. It's gonna happen when it's supposed to happen. Then we find the reason why. Diba? One step at a time. You know what mga kabandera? If something is meant to happen, it will for the best reasons and the best person. In a way, hindi naman kailangan pa ng sukatan. Ang mahalaga ay kung ano yung nararamdaman mo or kung ikaw ba ay nasa isang rebound relationship. Diba tinatanong ni kabandera natin, Papa JM, DJ JM, ano ba malalaman na nasa rebound relationship ka na? Ikaw ay nasa rebound relationship kung lagi niyang sinasabo o kinikwento yung tungkol sa ex niya. Yan na yun. Masasabi ko rin na gusto niya rin na gawin niyo yun. Diba? Yung laging pinapaalala ng isip niya na ikaw yung ex niya yung kasama mo pero ikaw pala yung kasama niya. Yung lahat ng ginagawa ng ex mo, ng ex niya, ay gusto rin ipagawa niya sa'yo. Kumbaga naaalala niya pa rin yung ex niya. Yung alam mo, yung ex ko, ganito, ganyan, yung kami pa, tapos lagi kanyang inaayos sa mga lugar na dating pinupuntahan nila ng ex niya. Yung madalas na kinakainan nila. Yung gusto niya rin kung ano yung ginagawa ng ex niya dati, igagawin niyo rin.
Tapos, madalas ka pa rin ikumpara sa ex niya na gusto niya ba maging katulad ka rin ng karakter ng ex niya. Alam mo yung pakiramdam na oo, na nakakalungkot nga, pero di ba parte naman talaga ng buhay ang masaktan ka dahil sa pag-ibig, hindi na rin siguro bago ang sa mga nagmamahal ang ganyang mga sitwasyon. Maraming nakakaranas ng ganyan, mga kabandera. Dahil minsan, walang ibang makakatulong sa sarili natin na makamove on kung hindi natin gagawin. Di ba? Mahirap magtiwala din sa mga taong hindi kayang panindigan yung kanilang naumpisahan. Oh, kaya huwag mong sasabihin mahalaga ang isang tao kung ikaw mismo ang mang-iiwan. Tandaan natin na lagi yan, no? Sabihin natin, mahalaga ka sa akin at the end of the day, mang-iiwan ka rin pala. Mahirap talaga kapag ginawa kang rebound. Dahil kahit ano pang gawin mo, hindi pa rin makikita yan ang taong mahal mo. Paano ko nasabi? Kasi hindi naman ikaw nakikita niya, kundi ang taong minahal niya noon. Diba yan din yung cause na magiging dahilan ng awayan nyo, kagaya rin ng awayan nila ng ex niya. Diba take note, mga kabandera, lagi nating tatandaan na hindi lang siya ang una't huling tao na magpaparamdam sa'yo na ganyan ka. At syempre higit sa lahat, hindi lang siya ang una't huling tao na magmamahal sa'yo. Tsaka isipin mo na lang na maraming tao na hinding na tawag dyan ay handang mahalin ka ng walang kapalit. Diba? Doon mo malalaman na hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Diba? Kahit madaming problema ang pagdadaanan natin, lagi nating tatandaan na doon tayo matututo at magiging matibay tayo sa hinaharap natin. At higit sa lahat, kahit nasaktan na tayo, masarap pa rin magmahal. Dahil isa lang to sa mga paraan or bagay kung bakit ka nilayo sa taong hindi naman talaga nararapat sa'yo. Dahil mas may darating pa na espesyal na nakatakdang mahalin tayo at mahal din natin, mga kabandera. Sabi nga, daman, di ba, mga kabandera? Pakawalan mo yung mga bagay na nakakasakit sa'yo kahit na pinasasaya ka nito. Huwag mong hintayin ang araw na sakit na lang yung nararamdaman mo at iniwanan ka na ng kaligayahan mo. Na ibig sabihin, mga kabandera, paano mo makikita yung para sa'yo kung ayaw na ayaw mong tantanan yung pinipilit mong maging sa'yo? Diba? Kasi lagi lang tayo nakapokus eh. Lagi lang tayo nakapokus sa lahat ng matitinding karanasan natin sa nakaraan natin. At hindi na natin alam na mayroon palang nagpaparandam sa atin na gustong mag-alay pero hindi pa rin natin maipasok sa isip natin. Na itong taong ito, kahit nagpaparandam ito, alam ko mamahalin ako nito, pero bakit pinipigilan mo pa rin yung sarili natin? Diba, pakawalan mo yung mga bagay na nakakasakit sa'yo kahit na pinasasaya ka niyan. Huwag mong hintayin yung araw na sakit na lang yung nararamdaman mo at iniwanan ka na ng kaligayahan mo. Masarap maging masaya, mga kabandera. Diba, sabi ko kanina, paano mo nga naman makikita yung talagang para sa'yo kung ayaw mo namang tantanan yung pinipilit mong maging sa'yo?